Welcome sa aking channel. Ako si Mary Rose at ito yung aking passion. At ngayon sa araw na ito ay ituturo ko naman sa inyo kung paano mag-launch ng bagong website at sa pagpili ng tamang hosting ng business natin. Kasi kung ikaw ay isang Pilipino na walang knowledge dito sa pagpili ng tamang website, alam naman natin na maraming mga tao na nag-o-offer ng website setup, di ba? Pero mas maganda pa rin talaga yung ikaw mismo alam mo kung paano mag-setup nito para may natututunan ikaw at nakukontrol mo kung ano yung laman ng website mo. So, kasi di ba, mahirap naman kasi na may business ikaw tapos ipaparan mo sa ibang tao. Dapat andun pa rin, alam mo rin kung paano i-control ito. So, in the past few days, naghanap ako ng magandang hosting plan para sa website ko dahil dati mayroon akong WordPress. Yes. Kasi sa WordPress ay napakadali lang i-operate. Yun nga lang kasi medyo mahal sila. So, ngayon, nakahanap ako ng magandang hosting plan na pwedeng i-integrate with the WordPress. So, ibig sabihin, pwedeng pag-isahin sila at may the same benefits. So, ibig sabihin, kung ano yung benefits doon sa WordPress, ay ganun din yung makukuha mong benefits kapag pinag-isa mo yun sila. So, itong hosting plan kong ito ay nakuha ko sa bluehost.com. So, isi-send ko ngayon dito sa link sa baba. Pwede mong i-check. Pero bago yon ay, kumbaga, mas maganda kung wala ka pang business name, ang gawin mo siguro ay magsulat ka muna. Tapos tingnan mo kung okay ba, maganda pa talaga sa paningin mo yung pangalan. O kung meron ka naman ay business na, yun na yung gagamitin mo. So, napakadali lang niya. Tsaka, ang maganda dito is good for 3 years. Kasi, alam mo, sa WordPress kasi, yung amount na babayaran mo sa loob ng 1 year kung nasa business plan ka is nasa $300. So, 1 year lang yun. Doon kasi pwede ka mag-install ng plugin. Pero kung halimbawa, for personal, hindi ka pwede mag-install. Kaya, kumbaga, dito sa Bluehost, ang babayaran mo lang is nasa 266. Kasi yung price nila is nasa 2.75 per month. Dito WordPress is umaabot ng nasa $25 ang isang buwan. Kaya sobrang mahal siya, no? So, ayun, ito yun yung natutunan ko at ituturo ko sa iyo kung paano mag-set up nito at kung asan yung website nila. So, papakita ko sa iyo kung saan yung website nila. Okay. Punta natin to. Wow! Wow! Umabot na siya ngayon ng nagbago na yung price nila, 3.95 na. So, 2 days ago lang kasi naka-avail ako ng nasa 2.75 o 2.95. So, yung total ang binayaran ko, nasa 266 lang. But anyway, murang-mura pa rin siya compare sa WordPress. Kasi, pakita ko sa inyo nga, para makita nyo. Okay. Kasi meron pa rin akong WordPress. Na under for 1 year kasi ito. So, puntahan natin dito sa plan. Okay? Yung plan nila ay makikita mo gano ba? Dito sa plan. Okay. So, dito. So, yung personal nila ay nasa $4 per month. Mahal siya kumpara pa rin sa akin. Tsaka hindi ako maka install ng plugin na gusto ko. Kasi napaka-importante kasi yun kung mayroon kang website, maka-install ka ng plugin. Kasi kung halimbawa, gusto mo ilagay yung ibang plugin ng halimbawa, sabihin na natin na price. Calculator price. Wala niyan dito sa
personal. And then, premium is $8 per month. Mahal pa rin naman siya kasi hindi ka pa rin dito maka-install kasi tingnan nyo, di ba? Wala siyang plug-in. So, kapag dito ka, mas advanced. Okay, $25. So, yung 1 year mo is umaabot ng $300. 1 year lang yon. So, kaya kung dito ka sa Bluehost, is murang-mura na, mayroon ka rin ng pre-domain. Ito lahat to that included. Pre-SSL and WordPress. So, ibig sabihin, kagaya nga nang sinabi ko kanina, is yung Bluehost is a partner with WordPress. So, kaya napakaganda niya. So, integrated na siya at mura na siya. At same benefits din na makukuha mo sa business plan sa WordPress. At saka 24/7 support. Kung may, halimbawa may problem ka, ay chat ka lang sa kanila. Napaka-helpful nila. Tutulungan ka talaga sa problem mo hanggang sa ma-resolve yun. So, kunwari mag-start tayo dito. Halimbawa, kunwari mag-avail tayo. Okay? So, i-avail lang natin yung $3.95 per month. Okay. So, let's go for that. Okay. So, kung magkakaroon ka ng website, importante yung meron kang domain. Kaya, kanina sinabi ko, di ba, mag-choose ka muna ng name mo. Kung halimbawa, nakapili ka na, kung meron ka ng business name, yun na lang yung gamitin mo. Kunwari, let's say, Beauty Rose. Okay, sabihin na natin, Rose Beauty. Kumari. Rosebeauty.com. Okay. Itong domain is parang address mo siya. Ito yung siya yung address mo. Kung halimbawa, kung kunwari sa bahay, di ba pang may bahay ka, meron kang address. So, yung website mo ay bahay mo. So, yung domain mo is an address mo. So, kagaya ng Google, di ba? Google.com. So, ganito din yon. So, kailangan mo siyang magkaroon ng domain. Anyway, free naman siya. So, let's proceed. So, ayun. Okay, it's not available, sabi. So, pwede na, pero pa dito. Halimbawa ito. Rosebeauty.space. Kung yan yung gusto mo. Gracebeauty.club or tingnan mo. Tingnan mo muna kung available yung name mo bago ka mag-avail. Tsaka, dapat may mga option ka about sa naming. Kunwari ito, sabihin na natin na, okay, yan. Gusto ko yan. Rosebeauty.space. So, ayun, medyo mabagal yata ang internet ko, pero proceeding dun. Okay. So, ilalagay mo yung account information mo lang dito, pero pinakamabilis yan, pwede ka mag-sign in ng Google mo. At, lagay mo yung pangalan mo. Blah, 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 Philippines, city, at email address. Tapos, dito mayroon kang option kung gusto mo ng, yan. Gusto mo ng basic 36 months, ibig sabihin, is good for 3 years. Kung gusto mo naman na 12 months, medyo mahal siya na sa 5.95 per month. Pero, murang-mura pa rin siya kumpara doon sa sinabi ko kanina. So, ayun. So, ito naman, extra package is optional lang to. Yung akin, binayaran ko is nasa 266 kasi in-avail ko to. So, let's say naman, hindi natin to i-avail. I-avail lang natin to SEO. Kasi sa search engine siya. So, dito, halimbawa, kung gusto mong i-alisin yan, ito na lang yung magiging babayaran mo. 50% off. So, di ba? Ang ganda niya kasi ito naman dito is annual, ibig sabihin is yearly ka magbabayad. Pero it's not bad pa din kasi kung isututal mo siya for 1 year, umaabot ka lang naman. Siguro mga nasa $10 or sabihin na natin $11 or $12 per month, okay pa din siya, di ba? So, pagkatapos mo naman yan, magkakaroon si, ka ng information, email information. Okay, dito muna tayo sa payment. Dito, napaka-secure naman siya. Kasi, kahit naman ilagay mo dito yung card mo, ay, kasi marami sa atin mga Pilipino, diba? Pag sinabing, magbabayad ng card o ganyan,
Siyempre, maraming natatakot kasi baka akala nila, ma-hack yung account nila. Pero kung halimbawa ikaw naman ay kagaya ng naka-online monitoring ka o online banking ka, so namomonitor mo naman halos araw-araw yung bank account mo. So bakit ka mag-worry? Tsaka diba, may naka-integrate naman yun sa email mo. So hindi ka kailangan mag-worry too much kasi paano ka mag-i-improve kung sobrang nag-worry ka madalas. So kailangan mo sumubok para mag-improve at saka kung sakali man madapa, 'di ba? Bumangon. So ayun, mabilis lang siya and after na maging successful yung payment mo, magkakaroon ka ng email instruction. At pagkatapos noon, di magre-register ka na ng WordPress mo doon mismo sa after ng email mo pag pinalog mo yun. So, after noon, di ba, mayroon ka ng website. So, kagaya ng sa akin, andito na siya, nakaregister na siya, mirrorosepassion.com. Kasi gusto kong i-share yung passion ko, passion in cooking, passion in cosmetic, making soap, or passion sa pag mga ingredients na kailangan na matutunan ng mga tao. So gusto ko i-share yun para maraming tao na matuto. So ito, I'm just creating my, it's just new, kaya halos wala pa. Pero pinapakita ko lang sa inyo yung looks ng inside ng website nyo. So, magiging ganito siya, nasa WordPress na siya. Andito yung dashboard mo. Ito ay nasa Bluehost. So, sa Bluehost is pwede ka magbenta. Halimbawa, kung mayroon kang damit. Example, mayroon kang damit na binibenta, pwede mo itong i-install kasi kasama na to. Pero pag sa WordPress, ikaw dito sa plan premium and personal, wala kang, hindi ka pwede mag-install ng integration ng e-commerce para makapagbenta ka. So, mas maganda na yun, dito ka kumuha sa Bluehost kasi pwede ka mag-install in the same way na napakamurang halaga lang. So, sana may natutunan ka sa araw na ito. At saka kung halimbawa gusto mo ng more guidance, feel free. So ngayon na natutunan mo na kung paano magkaroon ng murang-murang website na napakaganda at may the same benefits ka na nakukuha kagaya ng karamihan, ay siguro ngayon ay kayang-kaya mo na makipagsabayan sa mga taong gusto i-expand yung business. At ngayon mas naintindihan mo na kung ano yung difference ng mayroon domain, kasi diba, as I said, yung domain ay parang address. So, kapag may bahay ka, may address ka. So, yung website mo ay yung bahay mo, at yung domain mo ay yung website mo. I mean, address mo, hindi. So, yung domain mo ay sa address mo. So, ayun, sana may natutunan ka sa araw na ito. Kung kailangan mo ng tulong, ay pwede mo akong, pwede kang mag-comment sa baba na ito para ma-add kita or pwede mo akong i-message mismo sa Facebook ko. Ilalagay ko yung Facebook ko dito para at least alam nyo kung saan ako hanapin. Kung may question lang naman kayo. So, maraming salamat sa panonood. Mabuhay, Philippines!